Hello, what's up mga Oyeee? Good morning. So, ipapakita natin today kung paano natin i-water change yung lahat-lahat ng taps dito sa Oyeee Boulevard. So, bali, turn on muna natin lahat yung mga lights. Check natin kung may mga sakit, may mga namatay. So, i-treat natin yun. Lalagyan natin yun ng mga for treatment, not for sale tags. And then, lilinisin natin yung mga tag nila. So yan, papailawin natin lahat. Ito din. Yan. Check natin isa-isa. Namatay pa. Ito. Tatay, portate yung ano, yung lights. On. Yan, so ito yung water change system natin. So, meron tayong mga drums for storage. Tapos, ito yung dechlorinator natin. So, very simple yung dechlorinator natin at around 2,000 pesos lang. So, bumili tayo ng tatlong canister. Tapos lahat yan, ang laman yan is activated carbon. So galing sa water source natin. Dyan. Tapos connected lahat yung gloves natin. May tank dito pa. So lahat ng lumalabas dito sa ano, sa canister, wala ng chlorine. So hindi na tayo gumagamit ng mga ano, anti-chlorine agents kasi sa dami-dami na ng water change natin. Napapalaki yung gastos. So, lahat ito unchlorinated na. Pwede nang i-water change for 100%. So, walang problema. So, ngayon, i-check natin is first, ilinisin natin yung mga glass. Kasi, because malakas yung lights natin. So, kakaroon ng algae. Yan, maraming algae. Ito kasi nag-pump feeding kasi tayo kahapon. That's why cloudy water. Normal lang kasi sa goldfish mo cloudy water kasi yun nga, malalakas sila kumain. For maintenance na talaga. And so ginagamitan natin siya ng ano no, ng sponge. Kahit anong sponge lang. So, yan. Nililinis natin. Yung bottom, hindi natin sila pinabrush. Kasi, nasasayangan kasi ako na matanggal yung beneficial bacteria. So, naayaan natin yung bottom. Yung front glass lang yung putahan ka sa atin. Although, sa bahay niya naman, pwede niyo namang i-brush yung bottom. Pero, dito sa Petshop, front glass lang yung ginagawa na. So far, wala namang may sakit na isda. Na-treat natin yung iba last time. So, healthy naman sila. But still, in-observe natin yung... Che-check pa rin natin yung mga may kutok. Titingin nyo guys, oh. So, sa lahat ng tank, ito yung pinakamalinis kasi merong flag tail. So, ito kasi sila yung nagkumakain ng lumot, kumakain ng mga tira-tira. So, kung makikita nyo guys, very, very clear. Hindi, ilang days namin hindi nilinisan to, pero wala. Clear lahat. Ito din, oh. I think kumakain din sila ng lumot. Pero yung iba, wala. Puro lumot nakikita. Ito yung hose natin sa labas, so inihigit yung water. So sinasipo natin yung matubig, yung mga dumi. Pagka kasi ganitong ano, aquarium na yung sponge filter lang, so 50% or more yung ginagawa natin. Pero safe naman kasi walang chlorine yung tubig natin.
Pero yung mga mic filter, kagaya na sa mga Goldfish, 30% lang okay na. So, after 1 hour pa natin nabawasan lahat, no? Kasi tinanggal talaga natin yung tubig sa lahat. So, ganun saka sa tabako. Pero okay lang. Simulan na natin yung paglagay ng tubig. So, nilalagyan natin ng tubig ngayon, guys, no? And galing dun sa likod natin. So, as you can see kanina, dinidyo natin sa likod. So, wala nang chlorine yung tubig natin. And then, kahit 100% water change, kaya natin. So, wala problema yung isda sa pagbawater change. So, yun mga ka-Oyeee, no, natapos na yung water change ng mga sa mga isda natin. So, naubos natin yung 9 na drums. So, around mga 1,800 liters yung naubos natin for just one water change. 30% to 50% lang yun mga ka-Oyeee. So, kapag nag 100% water change tayo, kaya natin umubos ng around 4,000 liters ng tubig sa lahat ng tanks dito, including yung mga monster tank, yung pond. So, malaking talagang volume ng tubig ang gagamitin natin for water change. Pero, yung water change naman natin dito, mga ka-Oyeee, is 3 times or 2 times a week. Pero normally, sa bahay nyo, pwede ninyong gawin around 1 times a week lang. Kasi dito sa pet shop, so overloaded ang yung mga isda natin, pinapakain natin 2 times a day. Tapos, ano, marami pang sinasaw-saw yung kamay. So, yun nga, water change talaga natin, observe natin yung mga isda para naman healthy sila pagdating sa inyo. So, yun mga ka-Oyeee, thank you so much, and then see you tomorrow.